It's me, Shasha Coleman. Welcome back to my channel. I watch you as you dry. Hi guys! Good morning! So ngayon, nandito na naman ako sa aking kusina at meron akong gustong gawin ngayon dahil nakita ko siya sa TikTok. Viral siya at madali lang siyang gawin. So ngayon, gusto ko siyang itry at syempre, i-share ko rin sa inyo mga mami na katulad ko. Sobrang dali lang niya talagang gawin at pwede itong pang-snack ng ating mga anak. So ngayon, nakikita nyo, meron ako ritong baking soda pero hindi to lahat gagamitin at bagong bili lang siya kasi kaya ganito siya karami. At meron din akong brown sugar at meron ako ditong peanut butter at meron ako ditong baking chips. Ayan. Ang pinili ko yung white kasi mahilig ako sa white chocolate at isang egg. Yun lang ang ingredients niya guys at napakadali niyang gawin. So gusto ko siya talagang itry. So ngayon dahil quarantine naman at marami akong napapanood ng mga videos ngayon ng mga katulad kong mga mami na lagi nagluluto, maraming iba't ibang klaseng pagluluto at ating ginagawa ngayon dahil wala naman tayong ibang mapupuntahan dahil tayo ay naka-quarantine pa rin at hindi naman tayo pwedeng magtagal sa labas. So wala tayong magagawin ngayon kundi magluto na magluto sa bahay natin para magkaroon tayo ng mga maraming idea. So ngayon lang nakita ko ito sa TikTok, sobrang gusto ko siya kaagad itry. Kaya naman itatry ko siya ngayon at i-share ko lang din sa inyo. So uumpisahan ko na ngayon ang aking mga ingredients. Kailangan natin ng 1 cup na brown sugar. So ilalagay ko dito dahil baka matapon, hindi ko siya ma-scoop ng gusto. Napakadali nito mga mami at alam kong kayang-kaya din ninyong gawin. Lalo na kung meron naman kayong mga ingredients sa bahay, sa inyong mga pantry. So napakadali niyang gawin. Sana maging success yung aking gagawin din. Dahil nung nakita ko siya sa TikTok, eh mukha talaga siyang masarap. Ayan. So, ito yung 1 cup na sugar. Lalagay ko dyan. At kailangan din natin ng 1 cup na peanut butter. Plain peanut butter yung kinuha ko kasi nga may ilalagay tayong choco chips. So, hindi natin kailangan yung with nuts. Yung smooth lang. Ang bango ng peanut butter. So, maglalagay ako dito. Pinapatong ko na dito guys kasi nga baka matapon. So, 1 cup. 1 cup din siya. Ayan. Ang smooth ng ating peanut butter. Kailangan masunod natin yung tamang eksaktong sukat nitong gagawin natin. So, para malaman natin kung gaano talaga siya kasarap. Ayan siya guys. Ayan. So, nakikita nyo ba ako? Ayan. Ayan siya. So, ito, 1 cup na ito. At isasalin ko na siya dito sa brown sugar na nilagay ko. Ayan. Pagkatapos, ayan, dito muna siya. Oops. So, ayan. Tapos, 1 teaspoon nitong baking soda. Kailangan eksakto lang. Huwag tayong sosobra. So, ayan siya. 1 teaspoon. Ilalagay na natin dyan. Itong ating egg. Biyakin ko na dito. Isang egg lang. Ayan siya. Ayan. At itong ating choco chips.
Ang sarap nito, guys. Gusto ko itong choco chips. 1 cup din itong choco chips. So, maglalagay tayo. Ay, ang sarap nito. Eksakto lang yung ata itong isang plastic. Ayan. Ayan siya, guys. Kung nakikita niya. Ayan. So, ibubuhos ko siya dito. So, ito lang. Ayan na siya, guys, ang kanyang itsura. Ayan. I-mix ko na siya. Ayan. Gamitan natin ito. So, siguro medyo mahirap siyang haluin dahil napakalagkit ng ating peanut butter. Oops! Ayan. Ang bango. Kasi nga yung peanut butter niya. Guys, nahalo ko na siya mabuti. Ayan, ganito ang itsura niya. Tapos, i-scoop natin siya at ilalagay natin siya sa baking tray at bago natin siya i-bake. Ito na, guys. Ngayon, ito na siya. Ilalagay ko na siya dito sa baking tray ko. Ayan, nag-i-scoop ako ng maliliit lang para magkakaroon tayo ng biscuit. Depende sa inyo kung gaano kalaki ang gusto nyo. So, ganito lang ka scoop ko gagamitin. Napakadali lang to. Tapos, ibibake mo lang siya ng 8 to 10 minutes. So, yun na. Malaman natin kung anong kanyang magiging itsura. Kung magugustuhan ito ng inyong mga kids. Alam na yung mahihilig sa mga biskuit. Ayan. I watch you as you dry. Do you know I'm looking? Mangyayari pag in-scoop nyo yung ginawa natin kanina at ibibake natin siya. Ayan siya, ganyan siya. Ngayon pala mukha na siyang masarap. Depende sa inyo kung gaano kalaki ang gusto nyo o mas maliliit pa, baka kasi umalsa pa siya. So, ganyan lang muna ang ginawa ko. At meron pa ako ditong tira, siguro second batch na yan. So, ngayon, ilalagay ko na ito sa oven. Ibibake natin siya na 8 to 10 minutes. So, ayan, na-preheat ko na yung aking oven at ilalagay ko na siya dito. Guys, ayan na siya, oh. Nagpo-form na siya ng cookies at ang bango niya talaga. So, konti pa, manluto na yan. And guys, tapos na. At ito na ang kanyang itsura. Ayan. So, ngayon, palalamigin natin siya muna bago natin siya kakainin. Ayan na siya, guys. Dito ko siya ilalagay sa ibabaw. Ayan na, luto na yung ating biskuit. So, ito guys, yung aking cookies na binake. At titikman ko na ngayon kung gaano siya kasarap. Dahil ang bango niya talaga. Sobrang sulap niya talaga. Yum! Napaka-crunchy. Ang sarap. Tingnan nyo, guys. Sobrang sarap niya. Ayan. Ayan siya. Peanut butter niya, napaka-sarap. Tapos yung sugar niya, eh, tamang-tama lang dun sa peanut butter. Hindi siya sobrang tamis. Sarap niya. Napaka-crunchy pa. Tapos yung mga chips, oh my God. Ang sarap. So, mga mami, maraming
salamat sa panonood. At sana nagustuhan nyo ang aking share ngayon na pagbibake ng cookies na nakita ko sa TikTok. At sobrang dali lang niya talagang gawin. At tiyak kong magugustuhan ng inyong pamilya. At itry nyo rin talaga itong gawin. Napakadali lang talaga. Maraming salamat! Bye! Thank you for watching, guys. See you next time. Bye!